gusto na yung ano, nakaharap ka ng bayan lupa. Siyempre, kailangan ko na kasi yun. Alam mo naman, lugi yung business natin eh. Ah, sige, sige, punta ako sa mamaya. Okay, okay, okay. Sige, sige. Honey, ito na pala yung kape mo. Eh, salamat, Han. Napakabayat mo talaga. Napakaalamin mo. Nainit pa. Inumin mo na. Okay, sige. Yan nga pala, Han. Ah, bibinta ko na pala yung bahay din sa Tagaytay. Eh, alam naman na gipit tayo at ay nalulugi yung business natin na bar. Kaya ibibinta ko na lang yun. Siguro, pwede naman tayo magbigosyo eh. Gamitin natin yung pambinta, yung binta ng bahay, bakasyon, doon sa Tagaytay. At ay hindi ako magtatagal kasi meron pa akong kasi na dokumento sa lupa. So, panabahala mo na dito sa bahay, ha? Okay. Ma'am Shady, mukha kaya itang inatake si Sir, ah. Katawag na ba ako ng ambulansya? Hindi mo ba nakikita? Patay na ang amo mo! Patay na siya! Pionir na lang tawagin mo! Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Alam mo ba, kawawa yung asawa ng mister ng amo ko. Natakid rin sa puso. Wawak na eh. Ah, ganun ba, Michael? Nakita ko yung bisita ni madam. Maganda siya. Naalala ko siya. Hindi tayong cashier niya noong sa Tagaytay. Sa bar niya doon, di ba? Oo. Siya yung matalik na kaibigan ni sir. Oo nga. Naalala ko sa sobrang lapit ni Nat. Nakita ko silang magkayakap sa labas ng bahay niyo. Naku ha. Huwag kang ganyan. Mahirap na, baka malaman pa naman yung mga, gano'n. Eh, alam mo naman, binibiglang tayo ng pera no, ni Sir. Gananti kaya yun. Sus, nag-aisa din ba? Yun. Nag-aisa din yun para hindi natin sabihin kay Madam Shady yung mga kalokohan niya. Oh, ano masabi mo? Gusto mo sinasabi niya eh. Tayo dyan eh. Bigyan tayo ng garanti na ito. Ako ah, ikaw talaga po, parang ang ano, basta sa bahay. Yun, sigat lang natin. Siguro, talagang si Marites. Tsusposa ka ano, ikaw talaga. Condolence pala. Dami po kasi inaasikaso sa Tagaytay. Yung mga dokumento ng bahay. Ah, ganun ba? Oo, ganun niya. Sige, ikukuha mo na kita ng chocolate. Sa Tagaytay. Bago yun nalugi. Sayang nga eh. Baka malas talaga yung bar. Malas? O, hindi naman, oh. Ang lakas kaya nung una. Saka natatandaan ko yun kasi, di ba ako yung kinuang secretary na. Saka syempre natatandaan ko yun kasi ako yung kinuang cashier ng asawa mo, di ba?
Ang dami talagang taong una, natatandaan ko talaga yun. Talaga ba? Oo naman. Huwag mo na ipaalala. Dahil ilang taon na yun, nawala na yung asawa ko, di ba? Tsaka, ilang taon na rin nakalipas. Tsaka, hindi mo nga pinansin yung nivela ko noon, di ba? Uy, mukhang alam na alam mo na gustong gusto ko ng chocolate, ah. Hot chocolate to, ah. Mukhang ang bango, ha. Alam mo, yung asawa mo, dati nung nandun pa kami sa Tagaytay, lagi kami sabay mag-chocolate coffee. Ang hilig din niya dito. Natatandaan ko pa bago namin buksan yung bar, sabay kami magkakape. Alam mo na alala ko yung asawa mo si Chef. Naku, ang hiligilig sa chocolate. Naalala ko lagi pa kami nun sabay umiinom nitong hot chocolate na to, bago namin buksan yung bar. Talaga ba? Oo, di ko malilimutan yung una tayong nagkakilala. Di ba, writer ka pa nga ng isang nobela nun, di ba? Ano nga yung title nung sinulat mo? The Dead Ka. Ayun! Tapos, editor ako ng isang publishing house. Tapos, nireject ko yung gawa mo. Sorry naman, ha? Hindi ko sinasadya. Paano naman kasi? Hindi ko lang talaga masakin yung story mo. Kasi, parang gasgas na sa mambabasa. Ano nga yun? May isang babae, may asawa na ng babae. Tapos niloko siya. Tama ba? Tapos na yun. Isang taon na lang nakalipas, di ba? Tapos nun, nag-asawa na ako. Nireject mo pa nga yung nobela ko. Oo nga, kaya nga humingi nga ako ng pasensya sa'yo. Pagkatapos nun, nalugi din naman yung publishing house na yun, kaya bumawi ka na rin. Pero alam mo, bago nalugi yung publishing house na yun, ay, nakopya ko pa yung plot mo. Ay, naku. Sumikat din kaya ako ng isang taon. Tapos yun na nga, nagkakilala tayo. Nagtayo na kayo ng bar sa Tagaytay. Pinakilala mo ako sa mister mo. Then, kinuha niya akong cashier. Parang di mo naman natatandaan yun, ah. Alam ko, Jen. Malaman ko later. Nakita ko pa nga sila magkayakap eh. Nung bukas pa, yung bar. Talaga ba? Yun ba yung hindi nag-uuwi o yung asawa mo? Oo. Yung madalas kayo mag-awa, yun ba yun? Yes. Ah, kaya pala. Pero naalala ko dun sa story mo, ah. Yung bigla na lang namatay yung lalaki. Nasabi, inatake sa puso. Pero ang totoo, uminom lang siya ng chocolate coffee na yun eh. Di ba yung story mo yun? Oo. Dead cup. Pero di ba, pati yung babae, namatay din? Yes. Tapos, namabi. Yung mga pulis hindi talaga ma-detect yung pinagmula ng pagkamatay nila eh. Tapos parang doon sa story yung ininom talagang kape, hindi talaga ma-detect ng pulis yung isang cup na ginamit nung kape nila. Oh my! Chocolate coffee ba itong iniinom ko? Oo, the dead cup. Ibig sabihin, nalaman mo rin yung tungkol sa amin ng asawa mo at binibenta namin yung bahay niyo sa Tagaytay? Alam na alam ko yan lahat.
Dito. Tumawag kayo ng ambulansya! Mukhang inatake siya sa puso! Patay na po, madam. Wala nang pulso.